What's up mga boss, welcome back to my YouTube channel and welcome again to my another video. So this video mga boss, no, pag-usapan natin mga boss kung bakit ba madaling mag-feed yung pintura ng motor natin. Siyempre pag-usapan natin mga boss kung ano bang mas maganda na gawin natin mga boss para hindi madaling mag-feed yung pintura ng motor natin. So bago lahat mga boss, please subscribe this video mga boss, no, and don't forget to click the bell button para ma-update ka pag may bago tayong upload na video. So let's go. So unang-una mga boss, no, dito tayo sa tatlong bagay. May tatlo tayong bagay mga boss na dahilan kung bakit ba madaling mag-feed yung pintura ng motor natin. Unang-una mga boss, yung pagwasing natin mga boss, no. Yung pagwasing natin mga boss, yung gumamit tayo kahit anong-ano na lang mga ginagamit natin ng sabon. Siyempre number one dyan mga boss, no, yung paggamit natin ng sabon ng mga detergent, yung mga panglaba, yung kahit ano lang ginagamit natin mga boss, no. Wala tayong pakialam kung anong lang ginagamit natin, basta lang yung bumubula, siyempre. So iwasan natin dyan gumamit tayo ng mga ganyang mga sabon mga boss, no. Kung mas maganda mga boss, kung may budget kayo, so bumili kayo dito ng shampoo. So kahit anong car wash shampoo mga boss, no, mas maganda dyan mga boss. Kasi pag mga pang car wash shampoo mga boss, walang halong mga toxic chemical. So walang halong mga ano mo dyan mga boss, yung para yung dahilan na magkapid yung mga pintura ng motor natin. So pangalawa mga boss, yung mahilig tayo sa dry clean. Yung pag sa tingin nyo mga boss, yung alikabok na yung motor ninyo, so kuha lang kayo ng basahan, so punasan ninyo agad. So kung mag dry clean kayo mga boss, no, dapat yung basahan nyo mga boss, yung pangpunas nyo mga boss, dapat basain nyo muna bago nyo ipunas. So kung mas maganda mga boss, no, kung hindi naman masyadong malikabok, so wala kayong time magpunas ng maayos mga boss, mas maganda hayaan nyo lang na madumi yung mga motor ninyo. Hayaan nyo lang, maghintay lang kayo pag may time kayong magwasing. Kung gusto nyo punasan yung motor ninyo mga boss, no, yung pintura ng mga motor ninyo, yung mga fairings ng motor ninyo, kahit anong part ng motor ninyo, mas maganda kuha lang kayo ng ano, basahan, tapos basain ninyo. Kuha lang kayo ng tubig, basain ninyo. Siyempre hanap lang kayo kahit konti lang tubig para magbasa lang yung basahan ninyo. Siyempre yung basahan ninyo siyempre malinis. Tapos pigain nyo. Yan, pigain nyo hanggang halos wala nang lumalabas na tubig. Yan. Kasi ito yung pangpunas natin mga boss. Mas maganda pag mahilig tayo sa dry clean mga boss. Mas maganda basa yung pangpunas natin, yung basahan natin. Siyempre basain natin ng tubig at pigain natin. Yan, yung wala nang, halos wala nang lumalabas na tubig para pagpunas ninyo mga boss, walang maiwan na watermark. Yan. So itong pagbasa natin ng tubig mga boss, mas maganda to kay kisa walang tubig yung tuyo yung basahan natin. Pag tuyo ang basahan natin mga boss, direkta natin dun ipunas sa fairings ng motor natin. So ang mangyari dyan mga boss, no, hindi agad matanggal yung alikabok ng nasa fairings ng motor natin. So pabalik-balik lang mga boss dito sa basahan, dumikit pero dyan pa rin sa pintura ng motor natin, sa fairings ng motor natin, dumikit pa rin yung alikabok, hindi matanggal agad. So ang mangyari dyan mga boss, yung dahilan ng alikabok na makagasgas sa pintura ng motor natin, hindi makagasgas ng yung makita nyo agad. Yung kunting gasgas niya mga boss, yung pinong gasgas, pag dumami yan mga boss, pag hanggang matagal mga boss na ginagawa natin yan mga boss, so yan yung cause mga boss na magpipid yung pintura ng motor natin o lumalaspag yung pintura. So mas maganda kuha kayo ng basahan mga boss, basahin nyo, tapos yan ang ipahid ninyo para hindi
yung alikabok mga boss, matunaw siya, dumikit siya diretso dito sa basahan. Dumikit siya dito diretso sa basahan at matunaw siya. So yan ang dapat mga boss, no. Siyempre pili rin kayo ng mas magandang basahan mga boss. So mas maganda bili kayo ng pang basahan nito, pang sasakyan to. So mas maganda bili kayo nito mga boss. So pangatlo mga boss, yung kadalasan nating suspicha mga boss, no, yung palaging bilad sa araw, babad sa araw. So sa tingin ko mga boss, hindi naman siya masyadong nakakabid sa pintura yung palagi siyang babad sa araw. So mas maganda pag may malilim tayo na mag-park tayo, pag makita tayo malilim, mas maganda ilagay natin sa malilim yung mga motor natin para iwas din sa para madali siyang mag-feed. So yan ang tatlong mga bagay mga boss, no, kung bakit madaling mag-feed yung pintura, madaling malaspag yung pintura. Una, yung kahit ano nang ginagamit nating pang washing na sabon. Pangalawa, yung mahilig tayo sa dry clean. Tapos punasan natin ng matuyo na tuyong-tuyo na pangtunas. Hindi maganda yon mga boss. Mas maganda basahin nyo, tulad ng sinabi ko kanina. And then pangatlo, yung palaging babad sa araw. Yung nag-park kayo, nabilad sa araw, yung naghapong nabilad sa araw, so makapid yun ng pintura mga boss, no. So ang mas maganda mga boss, no, pag mag-washing tayo mga boss, so gamit tayo ng pang car wash shampoo para maiwasan natin hindi siya madaling mag-feed yung pintura ng motor natin. So kung wala kayong budget mga boss na bili kayo dito mga boss, mayroon naman sa tindahan, sa mga sari-sari store, bili kayo ng shampoo. Yung shampoo na ginagamit ninyo sa buhok ninyo, pwede na rin yun mga boss. So tag 5 pesos lang yung shampoo, so pwede na yon. Malakas yung bumula, mas maganda yon gamitin, mas mainam yung gamitin para sa mga pintura ng motor natin. So para hindi masira yung pintura ng motor natin mga boss. So pangalawa mga boss, mas maganda pag maghilig kayo sa dry clean, so gamitan nyo ng ganito, mas magandang pangtunas at siyempre basahin nyo. Yan. So yan lang mga boss, no. So sana may natutunan kayo dito sa video ko mga boss. So see you to my next video. So please subscribe this video mga boss, no, and don't forget to click double button para ma-update ko pag may bago upload na video. So thank you and I'll check.